So ito na po ang gagawin po nating sabiki rig. I'm Richard Molina of Richard Molina Fishing. I have chicken here, a rooster, but we're not going to sabong. Hindi tayo magsasabong, mga kababayan. Hindi po tayo pupunta sa tupada. Ano po, bawal po yung tupada ngayon kasi ECQ. Iyan, mga kababayan. No? So ngayon ay isi-share ko po sa inyo kung paano po gumawa ng fly lure gamit po itong palahibo ng manok. At sa pagpili po ng manok, mga kababayan, hindi po po pwede lahat ng klase ng manok. Ang po pwede lang po ay yung mga tinatawag nating bulik. Sa amin po dito sa Sibuyan, ang tawag po ay balaw. No? Then, may klase po ng bulik na talagang maganda. Yan, si Ryan Backyard, may maganda siyang bulik. Yung magandang pangpain talaga yung balahibo nun. Sa pagkuha po ng balahibo po ng manok, hindi po lahat ng balahibo niya ay po pwede pong gawing lure. No? So, pipili po kayo dito banda sa buntok. Yan, mga kababayan. Kasi dito po banda sa buntok ay tapered po yung korte ng balahibo. Yung mga ganitong klase. Yan, mga kababayan. Yan, yung parang zebra klase ng balahibo ng manok. Yan, si Wilson William Malayas po ng Buruanga, Aklan. Mahilig po yung gumawa ng fly lure. Siya nga po ang nag-influence sa akin na gumawa ng fly lure gamit po ang balahibo po ng manok. So, shout out sa iyo, bro. Natuto tayo at makapag-share pa tayo sa iba nating mga ka-angler, sa iba nating mga fishermen para sa ganun sila din makahuli gamit po ang balahibo po ng manok, mga kababayan. So, simulan na po natin. Para sa ganun ay matuto na po sila kung paano gumawa ng fly lure. Gamit po ang balahibo po ng manok. Tara, mga kababayan. Kawawa naman yung manok, mga kababayan. Bo. Ayan. Ayan. Thank you, chicken! Thank you! Ayan, mga kababayan, nakakuha na tayo ng balahibo. Kawawa naman yung manok. Ayan. May konti lang, mga kababayan, kinuha natin. Alright, mga kababayan, so gagawa na tayo ng fly lure. Isang mabilis lang na makita, mga kababayan, kung paano gumawa ng fly lure gamit po ang balahibo po ng manok, mga kababayan. So, ito na po yung mga materials na kailangan natin, mga kababayan. We have here a glue, super glue, scissors, tie flying vise, fly tying thread. Sinulid na lang, mga kababayan, kasi sa experience namin maganda yung black
So wag na natin gamitin yan. Then you have a hook here. 3/0. Then we have here balahibo ng manok or chicken feeders. Ayan. Then we have here pakintab or crystalline cloth. And then later on, pag gawa natin ang ating sabiki rig, kailangan natin ng litter line na fluorocarbon 20 pounds and main line 40 pounds na fluorocarbon. And we have also this 400 grams sinker and swivel and split ring, mga kababayan. So let's start. Set up natin tong ating Thai flying vise. Tatlong balahibo po ng manok ang ilalagay natin kada hook. So pipili po tayo ng tatlong balahibo. Ayan. Ayan. Okay. So ang gagawin natin, mga kababayan, ay alisin natin yung hindi kailangang balahibo. Yung cotton ni soft. Hindi po pwede yan, mga kababayan. Tapered po ang pinili nating balahibo. This one, ito yung pinakabanda sa buntot. Okay. So, ang gagawin natin, mga kababayan, ay tatalian natin ang sinundin. Okay. So, magagawa po kayo, pasok niyo po doon sa butas. Alam ko, hindi marunong kayo magpasok sa butas. Ayan, mga kababayan. Alright. Then, tali. Para wag siyang lumuwag. Ilang ikot lang, mga kababayan. Okay. Then, lock. Alright. Okay. Then, yung isa. Dito naman sa ilalim, mga kababayan. Alright. So, that's it. Tali uli. Then, yung isa, mga kababayan. Pasok yung uli. Pagdala sa kabilang gilid. Then next is tatlo na yan, mga kababayan. Lalagyan na po natin yung pakintab. Ayan. Ayan. Dalawang pakintab lang, sapat na. Ayan. Tapos tali uli, mga kababayan. Pasensya na kayo, mga kababayan. Hindi tayo sanay gumawa ng gyro. Nagalit yung manok. Alright. So, ganun lang. Kasimple, mga kababayan. Okay na yan. Then, dagdagan na lang natin yung tali para kumapal. Okay. So, that's it. Nagawa na po natin ang fly lure natin. Gamit po ang balahibo ng manok. Putulin na natin yung sinulit. Yung mga tagline ng sinulit. Putulin na rin natin yan. Alright. Tanggalin natin to. Bubayan. Yung mga unwanted feeder tagline. Alright. Then, pang final touch, mga kababayan, lagyan po natin ng konting-konting glue. Para wag lang pong kumalas po yung ano, yung sinulid kapag kakinagat ng isda. Alright? Ayan, tapos na po.
yung ating fly lure. Ayan na. Ayan na, mga kababayan. Ayan na. Ating fly lure, mga kababayan. So, sana nasundan nyo, mga kababayan, kung paano gumawa ng fly lure gamit ko ang ating balahibo ng manok. Alright. So, ito na po ang gagawin po nating sa Vicky rig. So, ang susunod natin gagawin, mga kababayan, ay lalagyan na siya natin ng bago or leader line, mga kababayan. 30 pounds na fluorocarbon ilalagay natin. Okay, mga kababayan. So, ito po ang ilalagay po natin na leader line. Fluorocarbon, 30 pounds. Alright, so ito na, mga kababayan. Uninot lang, mga kababayan, sa pagkali. Mga 3 hanggang 4. 3 to 4 lap. Okay. Okay na yan. Okay. Then, putulin natin yung tagline. That's it. Okay, mga kababayan, so we're now setting up our Sabiki rig. So ang gamit po natin ngayon ay 40 pounds to fix monoline o monofilament. Okay. Yan. Tinali natin sa puno ng nyog. Yan. So ilalagay po natin Sabiki, ilalagay po natin fly lure na balahibo po ng manok ay 6 na piraso. Okay? Yan, mga kababayan, ilalagay na po natin yung first hook natin. Right? So, isang dipa mula dito sa sinker. Dito natin ilalagay yung sinker, mga kababayan, sa dito. Isang dipa mula sa sinker. Then, Higpitan. Okay, lock na yan, mga kababayan. Then, ikakat nyo, mga kababayan, gamit ang nail cutter lang. Yung tagline, mga kababayan. Cut the tagline. Just like that. Pack. That's it. Okay. Tapos yung distance, mga kababayan, mula dito sa first hook natin ay sa 2 dipa, mga kababayan. 2 fathoms yung distance from our first hook to our second hook, mga kababayan. Yan. Then the same procedure. Mga kababayan, so ito na yung dulo. Actually, may space pa, pwede pa tayong maglagay ng hook. Mga siguro mga 3 hooks pa ang pwede nating ilagay, pero tama na muna yan, no? Saka na lang tayo magdagdag kung kakailanganin natin magdagdag ng hooks. So yan,
Dito mga kababayan sa dulo ay ilalagay natin yung ating swivel. No? Paglalagay ng swivel, kailangan i-lock muna natin. Ganyan. Ganun lang kasimple. Figure 8 lang. Stopper. So, hindi na yan kakalas. Okay, so dito sa dulo mga kababayan ay ilalagay po natin yung swivel natin para sa ganon hindi magtanggal yung ating sabigirig. Tuloy natin yung tagline. Alright, dito natin i-roll. Then, dito natin ilalagay mga kababayan yung ating sinker. Okay? Yung sinker natin ay dito natin ilalagay. So, lagyan natin dito ng lock nut, stopper nut. Okay? Dalawa. Ganyan. Okay? Stop na yan. Then, we have a sinker. Ito. Tingga, mga kababayan. Lead. Weighing 400 grams. So, dyan natin ilalagay yan. Binili ko po yan kay Fishing Body. Ang halungkat ako dun. Yung sa Fishing Body, maraming ganito. Katago lang dun sa ibaba. Yan. So, yan ang sinker ko. 400 grams na tingga. Yan mga kababayan, ready na ang ating sabikirig. Gagamitin natin doon sa ambulong reef para manghuli po ng ruby snapper, ng long nose snapper. Yung flame snapper pala na sinasabi ko mga kababayan ay long nose snapper pala, hindi siya flame snapper. Po, long nose snapper, glass eye snapper, diwit kuha din, black scabbard kuha din, nakahuli na ako ng black scabbard. Tapos matambaka, kuha din, galunggong, kuha din mga kababayan. No? So, maraming klase ng isda ang nahuhuli po ng sabikirig na gawa sa balahibo po ng manok. Okay? So, maraming maraming salamat mga kababayan. Ang susunod pong episode ay gagamitin natin doon sa dagat. Sana po nakatulong po ako sa inyo at sa ganun ay makasubok din po kayo. Balitaan nyo po ako pagka kayo po ay nakahuli na ng isda. Gamit po ang balahibo po ng manok, mga kababayan. So, magandang magandang hapon po sa inyo. Power po. Hanggang sa muli, mga kababayan.